Bakit? Oo. Lunes ngayon ah. Di ba magsasubmit ka ng resume mo? Oo. Eh, ba't walang picture yung resume mo? Ay, ganun. Nilipit na nanay mo yung mga damit mo kasi linipat na kayo. Aww. Oo, eh, huwag kang mag-alala. Pipicturean kita, mapalitan natin yung damit mo. Eh? Oo, madali lang. Magtimpla ka ng kape sa labas. Hindi pa naubos yung kape mo. May picture ka na. Nakapurman. Wow. Sige na. Bilisan mo. Wow. Oh, so sexy. Shirley the Wanderer. Ito po yung sample picture na babaguhin natin ng damit. So we will start by removing the background. So we will do that by opening a browser. At just type in the address since it was already been bookmarked on my browser. All we need to do is upload yung ating sample picture. Yan po. Tapos, ida-download natin yung removed background. Ayan po, wala na siyang background. Let's close the browser. Let us open Adobe Photoshop. Po. Tapos, i-open natin yung ating sample picture na walang background. Auto level lang po natin. Tapos open tayo ng ating sample na damit. Okay. By the way, yung link po nito provided below para po ma-download nyo yung mga sample na damit kung gusto nyo i-try ito. Okay, tingin tayo ng mga sample. Well, I will choose this one in blue. Drag along lang po natin sa kabila. Yan po. Tapos, click yung pick to. Ito po yung damit niya. So, ito yung ilalagay natin doon sa ating sample na picture. Drag lang po natin. Close na natin yung sample na damit. Tapos, i-adjust natin po. Yan po. May makikita po kayo dyan sa dulo. Yan po. Yung marker na yan. Baba nyo lang. Para lumiit yung damit. So, keep on adjusting. Para mag-contour yung sa liig. Yun po ang bataya natin. So, dapat pasok yung liig doon sa collar. Okay. Konting adjustment pa po. Okay. Tapos po, if you think na okay na yung adjustments natin, okay na, i-click na lang po natin yung check sa taas. Yan po. Para ma-accept. Pagkatapos niyan, select natin lahat ng layers para sabay natin siyang may adjust gamit ang ating arrow keys. Yan po. Igigitna natin yung ating picture sa ating frame. Then, isa-select natin yung layer na ng ating sample picture para mabubura natin yung part na sa balikat. Yan po. Buburain po. Yan. Buburain natin yan. Siyempre, the other side, buburain na rin po natin. Yan. Tapos nun, kailangan po nating i-blur yung sa part ng leg niya. So, select natin yung blur tool. Yan po, blur tool. Tapos, yung layer nun sa ating polo.
Then, zoom in natin. Click uli yung blur tool. Ito po. Ilitan lang natin yung brush. Yan. Tapos, just blur along dun sa collar. Yan po. Yan po. Para magmukha siyang totoong suot natin. Yan. Pagkatapos po, i-click natin yung paint bucket tool. Ito po. Tapos, doon sa ating palette, pipiliin natin yung white background. Tapos, click lang natin yung background para magiging white siya. Yan. Pagkatapos, select natin lahat ng layer. Further adjust natin yung picture para mas gitna-gitna siya. Yan po. Yan, ganyan po. So, kikuli natin yung paint bucket natin para rin sa gilid na hindi nalagyan. Yan. So, buo na ang white background natin. Tapos po, i-click natin yung layer. Tapos, merge visible para mag-merge yung mga layers natin sa kanan. Yan po. After that, click natin yung ating rectangle marquee tool. Yan. Tapos, lagyan natin sa style ng fixed ratio. Drag along lang po natin doon sa ating picture. Hanggang mag-form siya ng square. Yan. Tapos nun, edit and click copy. Then, file, new. Okay nyo lang po. Tapos, ipipaste natin dyan yung ating copied picture. Ayan po. Ayan na po siya. Tapos, isa-save na po natin itong ating sample picture. Save as. Yan sa desktop. Then, PNG. Yan po. Lagyan lang po natin sample pic. Then, save. Okay na lang po. Then, gagawa po tayo ng ating package, picture package. So, open po natin yung ating save na sample pic. Yan po. Open lang po natin yan. Tapos, click natin file, automate, and then picture package po. Yan. Pagkatapos, edit layout po tayo. Tapos, de-delete all natin. Tapos, change natin yung width to 5 and yung height niya into 7. Then, click natin snap to. Baguhin natin, gawin natin 0.25. So, magkakaroon siya ng grid lines. Tapos, click nyo lang po add zone. Then, isa-set natin to 2 yung width and yung height to rin. Para maging 2 by 2 inches siya. Tapos drag along lang po rin sa grid lines natin. Para mag-snap siya. Tapos, duplicate lang natin siya. Tapos drag along. Hit na natin. Tabi natin ito isa. Then, yung ganun pa rin po. Duplicate ulit. Drag nyo lang po. Sa baba. Yan. Another one. Yan po. Ito po yung magsisilbi nating pattern. So, add layout ulit tayo. Add zone. Then, ilalagay naman natin yung width tsaka yung height. Isaset natin sa 1 inch. Oops, sorry. Balik natin sa 2. Okay.
Tapos ito, gagawin natin 1 inch by 1 inch. Yan. Tapos, dadrag lang po natin sa ilalim ng ating mga 2x2s. Ganun pa rin po ang procedure. Duplicate, then drag along. Yan po. Duplicate, drag along. By the way, ito pong ginagawa nating pattern na to. Magagamit nito sa lahat ng mga pictures na ano, hindi lang po rito sa ating sample picture. Duplicate. Ayan natin sa ilalim. Duplicate pa rin po. So, ang size po ng photo paper natin is 5x7. 5R kung tawagin. Yan. Okay na siya. Then, isa-save as natin siya. Yes. Okay na. So, pag-click nyo ng okay nyan, automatic po siya. Siya na yung magle-layout ng mga pictures. So, pagkatapos nyan, all you got to do is print the picture. Ayan po. Yan na po yung layout natin. So, yung mga sa shops, picture, magpapapicture kayo, ganyan lang po yung ginagawa nila. So, ito yung layout natin derived from this picture na ginawa natin kanina. That's it guys. Ganyan lang po. Madali. Magpalit ng damit using Adobe Photoshop. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa channel ng darling ko. Si Shirly the Wanderer. Ako po ang inyong lingko. Von 45 po. Na nagsasabi sa inyo na grazie per la visione. Buona giornata. Questo è Von 45. Ci fermata. In English. Thank you for watching. Be safe. And this is Von 45. Signing off. Bye bye. Shirly the Wanderer.